wala pani. Kahit na magbago ang tapo ng mundo, paduki malanggusa ang buong buhay ko. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Ako ay napag-utusan ng ating magandang superintendent, Pastor Manny Martin, na dalhin sa inyo ang aralin na may kinalaman sa itong liga na dinikas ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kamantalan siya ay nakatapon roon. Ang aking sasabihin ay ilan lamang sa maraming mga arang na itinuturo ng banal na kasulatan tungkol dito. Sa ating pag-aaral, ang mga talatang ating babasahin ay akin ng kinopya mula sa banal na kasulatan upang makatibid tayo ng oras kaysa buksan ko pa ang banal na kasulatan at hanapin ang talata na naroon. Tayo ay magsimula. Mula nung buhayin ng Panginoong Jesus si Lazaro na apat na araw na nakalibing. Ang katanyagan ng Panginoon Jesus ay kumalat sa buong bansang Israel. May mga sumampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Marami ang naniwala na siya ang pinangakong Mesiyas ayon sa wala ng mga propeta na uupo sa trono ng Haring David upang mamahala bilang punong politikal ng bansa at magpapalaya sa kanila sa kontrol ng imperyo ng Roma. Dahil sa lubos sa pagkatanyag ng Panginoong Jesus sa buong bayan ng Israel, dulo ng pagkabuhay ni Lazaro, ang mga puno ng bayan ay nag-alaala na ang kalooban ng mga mamamayan ay magawin sa Panginoong Jesus at sila ay mawala ng awtoridad sa mga mamamayan. Dahil dito, sila ay nagplano na ipapatay ang Panginoong Jesus. Ganito ang pagkasabi sa Mateo 26:3-4. Ang mga punong saserdote at ang mga matatanda ng bayan ay nagkatipo noon sa palasyo ng pinakapunong saserdote si Caiphas. Pinalak nilang lihim na ipadakip sa Jesus at ipapatay. Si Judas, ipinagkanulo nila ang Panginoong Jesus sa mga puno ng reliyon at bilang kabayaran ay tumanggap siya ng 30 pirasong tila.
doon sa halamanan ng Getsemani, matapos manalangin ang ating Panginoon, siya ay pinadakip ni Judas. Ang Panginoon ay sinaktan, pinahirapan. Ipinasal sa kanya ang krus na doon siya ipapako. Naglakbay ang Panginoon Jesus hanggang sa bulod ng Golgotha. At doon ang Panginoon ay pinako sa krus. Katabi ng dalawang kriminal na kapwa ay pinako rin sa krus sa magkabilang palig ng Panginoong Jesus. Ang oras noon, alas 9 ng umaga. Sa hirap na dinaranas ng Panginoon sa pagkapako niya doon sa krus, ay napakinggan sa bibig ng ating Panginoong Jesus ang una sa pitong wika na kanyang binigkas sa krus. Mababasa ang unang wika sa Lucas 23:34. Ganito ang sinasabi. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa unang naon ng krus na doon nakapako ang Panginoong Jesus ay may nakasulat. Ito ang hari ng mga Hudyo. Sa ibaba naman ng krus ay pinagsusugala ng mga kawal ang damit ng ating Panginoon. Ito ang tanawin noong sabihin ng Panginoong Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Itanong natin ang dalawang katanungan tungkol sa panalangin ito ng Panginoong Jesus. Una, tinubong ba ng Ama ang panalangin ng Panginoong Jesus? Ikalawang tanong, napawalan sana ba ang mga may kinalaman sa pagkapako sa Panginoong Jesus doon sa krus? Tingnan natin, sagutin natin ang unang tanong, tinubong ba ng Ama ang panalangin ng Panginoong Jesus? Kung ating titingnan ang lahat ng kondisyon sa Biblia upang ang dalangin ng isang tao ay dinggin ng Diyos, masasabi natin na lahat ng mga tuntunin ay nagawa ng ating Panginoong Jesus at ang ilan sa mga tuntunin ito ay ang sumusunod. Matthew 21:22, humingi na may pananampalataya. Dalawa, mga awit 66:18, humingi na walang kasalanan ang iniingatan sa puso. Katatlo, Santiago 4:3, humingi na walang layunin na gamitin sa masamang hilig ng sarili. 1:15-7, manatili sa Diyos at ang salita ng Diyos ay manatili sa Kanya. Yang lahat ng yan at ang marami pang iba na mga tuntunin upang tugunin ang panalangin ay tiyak na nangyari sa Panginoong Jesus. Ngayon, ating itatanong ay ikalawang tanong. Kung tinugon ng Ama ang dalangin ng Panginoong Jesus, napawalang sala ba ang may kinalaman sa pagkapako sa krus ng ating Panginoong Jesus? Kung ang tanong dito ay sasagutin natin ng oo, magiging walang kabuluhan ang lahat ng aralin ng pananampalataya na may kinalaman sa pagsisisi at pananampalataya. Maliwanag kasi sa turo ng pananampalataya na ang kapatawaran ng kasalanan ay napabatay sa pagsisisi ng kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kung aalamin ang aral na nakapaloob sa panalangin ito ng Panginoong Jesus, panalangin nagsasabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, ay matutuklasan na alang-alang sa mga taong may kinalaman sa pagkapako niya sa krus, alang-alang sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng tao noong nakaraang mga panahon, noong kapanahon ng iyon, ngayon at sa inaharap, ang Diyos Ama ay naglaan ng pamalit, substitute, para sa kapatawaran ng kasalanan ng tao. Si Jesus, siya
na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, ang ating masasabi, ang ating Panginoong Jesus ay ginawa ng ating Ama na substitute sa kasalanan ng bawat isang tao. Ang ikalawang wika ay mababasa sa Lucas 23:42-43. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Dahil ang nasabi na sa magkabilang tabi ng Panginoong Jesus ay mayroong isang krus na doon nakatako ang dalawa na nahatulan din ng kamatayan. Isa sa dalawang lalaki ito ang kumutya sa Panginoong Jesus. Sinabi niya, di ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo yung sarili at kami. Kinukutya rin ang Panginoon ng mga saserdote, mga eskriba, at mga matatanda ng Israel. Kanilang sinasabi ang sumusunod, ikaw na magdidiba ng templo at sa ikatlong araw ay muli mo itong itatayo, iligtas mo ang iyong sarili. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Iniligtas niya ang iba, ang kanyang sarili ay hindi na kayang iligtas. Kung ikaw ang hari ng Israel, bumaba ka ngayon sa krus at kami ay sasampalataya sa iyo. Ngunit sa kalipunan ng mga taong tumutuya sa ating Panginoong Jesus, isa sa mga nakatapo sa krus ay nakausap sa Panginoong Jesus na nagsabi, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sa pakiusap niyang ito, ang Panginoong Jesus ay tumugon. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ilan sa mga aral na itunuro nang sinabi ito ng Panginoong Jesus ay ang sumusunod. Una, ang kapalarang mapunta sa kaharian ng Diyos ay maaaring maganap sa isang saglit. Kasi sabi niya, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Ang kapalarang makasama sa tahanan ng Diyos ay kagandahan loob lamang ng Panginoong Jesus. Ang tawag dito ay biyaya ng Diyos. At ito ay natatamo sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Noong sabihin ng Panginoon, ngayon, isasama kita sa paraiso, ay nagtuturo din ito na ang kapalarang makasama sa kaharian ng Diyos ay hindi nakabase sa anumang mabubuting ginawa ng tao samantalang siya ay nabubuhay. Ang lalakong sinabihan ng Panginoon na isasama sa paraiso ay hindi nakababa sa krus upang makagawa pa ng mabuti. Pero hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay hindi naghahanap ng mabuting gawain ng taong sumampalataya sa Kanya. Sa halip, ang mabuting gawain ay hindi paraan sa pagpasok ng tao sa paraiso o sa langit. Kundi ito ang mabubuting gawa ay palatandaan ng isang tao ay may pag-asa na siya ay kasama na ng Diyos sa paraiso o sa langit. Ang ikatlong wika ay mababasa sa 1:19-27. Pagkakita nga ni Jesus na kanya sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Nang magdadoy sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At buhat ng oras na iyon, ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Noong banggitin ng Panginoon ang kanyang ikatatlong wika sa krus,
ay 12 ng tanghali. Ang 3 bitang ito ng Panginoon sa krus ay nagpapakilala ng kanyang pagpapahalaga sa kanyang ina. Ating itatanong, bakit kaya sa alagad inihabilin ng Panginoong Hesus ang kanyang ina at hindi sa kanyang mga kapatid? Una, sa tala ng kasaysayan, wala sa paanan ng krus ang sino man sa mga kapatid ng Panginoong Hesus. Ang nahan doon ay ang alagad niyang si Juan, kaya marahil ito ang isa sa dahilan kaya kay Juan niya itinagubilin ang kaniyang ina. Ikalawa, ang mga kapatid ng Panginoong Hesus noong panahon yun ay hindi pa siya kinikilala na siyang ipinanganak na Mesya o ipinangakong Mesyas. Hindi pa kumikilala na siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Hindi pa rin siya kinikilala ng mga kapatid niya na tagapagligtas at manunubos. Dahil dito, sa panig ng relasyong spiritual, hindi kayang maunawaan ng mga kapatid ng Panginoong Hesus ang kanilang ina. At sapagkat si Juan alagad ay may kakayahan na makaunawa kay Virgen Maria sa panig na relasyong spiritual, kaya kay Juan kinagubilin ng Panginoong Hesus ang kanyang ina. Mula noon, isinama na ng alagad na si Juan, si Virgen Maria sa kanyang tahanan. Sa mga taga-silangan tulad nating mga Pilipino, ang huling habilin ng mahal sa buhay ay lubhang mahalaga. Mula ng oras na yon, 12 ng tanghali, hanggang sa 3 ng hapon, ay nagdilim ang buong lupain ng Israel. Noong patapos na ang 3 ng pagdidilim sa lupain ng Israel, napakinggan mula sa bibig ng Panginoong Hesus ang 4 na wika. Ganito ang kanyang pagkasabi, Mateo 27:46. At nang malapit na ang oras na 9, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatid bagay, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang pag-uusap na ito ng Panginoon ay nagbigay ng suliranin sa maraming tao na bumabasa ng Banalakasulatan. Kanilang tinatanong, kung ang Panginoong Hesus ay Diyos, bakit pa siya tumawag ng Diyos ko, Diyos ko? Ang mga taong may ganitong suliranin ay hindi nakakaunawa ng 2 mahalagang doktrina ng Banalakasulatan. Hindi nila alam o kaya ay ayaw nilang paniwalaan ang itinuturo ng Banal na Kasulatan na ang Diyos ay iisa ngunit sa 3 persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ikalawa, hindi nila nalalaman ang tungkol sa Panginoong Hesus na itinuturo ng Banal na Kasulatan na ganito, ang pagiging kapantay ng Panginoon sa Ama o ang tawag essential equality with the Father. Sinabi ito ng Panginoong Hesus sa 1:30. Sabi, ako at ang Ama ay isa. Yan ay isa sa turo ng Banal na Kasulatan, inatawag essential equality with the Father. Ang 2 ay ang aral ng pagpapailalim ng Panginoong Hesus sa Ama sa panahon ng kanyang pagtupad ng ministeryo ng pagtubos sa sangkatauhan sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao, o ang tawag dito, essential or functional subordination to the Father. Mababasa yan sa 1:14-28. Ang Ama ay lalong dakila kaysa sa akin.
sa 1530, hindi ako makagagawa ng unman sa aking sarili. Ang tawag diyan ay essential or functional subordination to the Father. Ang mga pangungusap na ito ay nagtuturo na sa panahon ng pagtupad ng Panginoong Jesus sa kanyang ministeryo, ministeryo ng pagtubos, sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao, ipinailalim ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili sa Ama. Ngunit ang nais nating alamin sa araw na ito ay ang aral na gusto ng Diyos na ating matutuhan mula sa sinabi ng Panginoong Jesus, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Noong kasing sandaling iyon, doon sa krus ng Kalbaryo, ay kasalukuyang ginagampanan ng Panginoong Jesus ang gawain iniatang sa kanya sa matanggatipan na inihula ng propeta. Ang sabi ng propeta Isaias sa 53:6 ay ganito, "Tayong lahat gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat." At tungkol pa rin sa nagaganap noon sa krus, ay mismo ang Panginoong Jesus ang nagsabi sa Marcos 10:45, "Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami." Pansinin natin muli ang sinabi ng dalawang talata sa Isaias, "Ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat." Sa Marcos, "Upang ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami." Noong sandaling iyon, ang Panginoong Jesus ay dumain, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" ay nagaganap ang isa sa pinakamahalagang gawain sa daigdig, ang pagpasan ng Panginoong Jesus sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang pagbigay ng Panginoong Jesus ng kanyang buhay bilang pangtubos sa kasalanan ng sangkatauhan at ng buong daigdig. Noon din, ang Panginoong Jesus ay tumatayong kahalili o substitute ng taong makasalanan. Palibasay siya lamang ang maaaring maging pambayad ng kasalanan ng tao sapagkat siya lamang ang taong hindi nagkasala. Sa panahon iyon, nang pagpasa ng Panginoong Jesus sa kasalanan ng sangkatauhan, hindi magawa ng Diyos Ama na hindi lumayo sa Panginoong Jesus sapagkat ang banal na Diyos ay hindi maaaring makitungo sa kasalanan. Noon, naranasan ng Panginoon ang pinakamalungkot na karanasan, ang paghiwalay ng Ama sa Kanya. Kaya siya ay tumain, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Ang ikalimang wika sa krus ay mababasa sa 1:19-28. Ganito ang sabi, "Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako." Ating itatanong, saan at ano ang kinauhawan ng Panginoon? Mayroong tatlong bagay na madaling mapansin na kinauhawan ng ating Panginoong Jesus. Ang una, ang Panginoong Jesus ay nauuhaw pisikal. Nauuhaw siya sa tubig. May 15 oras na kasi ang Panginoon na hindi nakakainom ng tubig. Mula ating gabi ng Biyernes, noong siya ay nasa halamanan ng Getsemani, hanggang sa 3 ng hapon ng Biyernes. So sa loob ng 15 oras na yun, hindi siya nakakainom ng anumang tubig, kaya na siya ay nakakaramdam ng uhaw.
Bukod pa roon, maraming dugo ang tumulo sa kanya, bunga ng butas ng tako sa kanyang mga paa at sa kanyang mga kamay at sa butas ng tinik ng koronang inilagay sa kanyang ulo. Kailangan ng kanyang katawan ang tubig. Kaya nakaramdam ang Panginoong Jesus ng matinding pag-auhaw. Ang ikalawa, hindi lamang pinauhawang pisikal ng Panginoon ng tubig. Nakaranas din siya ng pag-auhaw na espiritual. Kinauhawan ng Panginoong Jesus ang sandali ng katuparan ng kanyang misyon sa daigdig. Kinauhawan niya ang katuparan noong kanyang sinabi sa kanyang mga alagad. Sa 1:12-32 ay ganito ang sinabi, "At ako, kung ako ay mataas mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay pala natitin ko sa aking sarili." Kinauuhawan ng Panginoon dumating ang oras na iyon na ang mga tao ay tatawagin na niya para sa kanyang sarili. Kinauuhawan din ng Panginoon ang katuparan ng sinabi ni Juan Bautista. Sabi ni Juan Bautista sa mababasa sa 1:29, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Kinauuhawan niya ang katuparan noong bagay na iyon. Ikatatlo, bukod sa pagkauhaw ng Panginoon sa tubig at pagpauhaw sa katuparan ng kanyang ministeryo, ang Panginoong Jesus ay uuhaw din sa pagsampalataya sa kanya ng mga taong nabubuhay sa kasalanan. At nauuhaw din siya sa puspusan namang paglilingkod sa kanya na mga sa kanya ay sumampalataya. Ang ika-anim na wika ay mababasa naman sa 1:19-30. Ganito ang sinasabi, "Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, naganap na." Matapos masabi ng Panginoon ng ika-anim na wika na naganap na, yung kortina sa templo ng Jerusalem na 4 pulgada 4 inches ang kapal na naghihiwalay sa dakong banal at sa dakong kaban ng banalan ay napulit mula sa itaas hanggang sa ibaba, na nagbabadya ng katotohanan mismo ang Diyos ang pumunit noon at ipinaaalam ng Diyos sa kanyang pagpulit noong kurtina na iyon na mula noong matapos ang ministeryo ng Panginoong Jesus, malaya na ang mga tao na tuwirang lumapit sa ating tagapagligtas. Noong panahon ng matandang tipan, ang paraan ay tinuro ng Diyos sa mga tao upang huwag nilang panagutan sa harapan ng Diyos ang kanilang kasalanan ay ang paghahandog ng hayop na walang kapintasan, hayop na may isang taong gulang. Ang isang nagkasala noong panahon iyon ay naghahandog ng isang hayop at kasabay ng paghahandog ay ang buong taimtim na pagsisisi sa kanyang kasalanan. Ang dugo ng hayop ay iwibisik sa iba't ibang bagay na nasa altar. At pagkatapos na magawa iyon, ang kasalanan ng naghandog ay natakpan sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng hayop. Ganito ang sabi sa mga awit 32:1, "Mapalad siya na ang kasalanan ay natakpan." Ngayon mababasa natin sa Hebreo 10:4 naman ang ganito, "Sapagkat di maaari na ang dugo ng mga papa at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan." So ang ginawa sa matandang tipan, nagpapatay ng hayop, binibisik ang dugo, ang kasalanan ay hindi naalis. Pero ang kasalanan ay natatakpan lamang
sa banal na madala ng Diyos. Datapot noon ang Panginoong Yesus ay mamatay doon sa krus. Ang mga kasalanan natakpan noong panahon noon sa panahon ng matandang tipan na natakpan sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop ay inalis. Pansin ninyo ang sinasabi sa Hebreo 9:26. Datapot ngayon ay minsan siya'y nahayat sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Ang aralin ng pagliligtas ay hindi magkaiba sa panahon ng matandang tipan at sa panahon ng bagong tipan. Sa panahon ng matandang tipan, ang mga tao ay sumampalataya at nagpahalaga sa dugo ng ating Panginoong Jesus na darating pa. Sa panahon ng bagong tipan, ang mga tao ay sumampalataya at umasa sa dugo ng Panginoong Jesus na dumating na. Ang ipapatumbika ay mga basa sa Lucas 23:46. Ganito ang sabi, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ang huling wika ng Panginoong Jesus sa krus ay pangungusap ng pagtatagubilin. Ang pangungusap na ito ang siyang naging panuntunan ng mga Kristiyano sa lahat ng dako kung ang Kristiyano ay dumating na sa huling sandali ng kanyang buhay. Kanila ipinagtatagubilin ang kanilang espiritu sa kamay ng ating Diyos. Matapos natin mabasa ang mga wika ng Panginoong Jesus at pahapyaw na papag-aralan ang ilan sa mga leksyong itinuturo nito, nais natin sabihin sa mga nakikinig, kung kayo po ay hindi pa kumikilala sa Panginoong Jesus, hindi pa niyo tinatanggap si Jesus na Panginoon ng inyong buhay, inaanyayaan kayo ng Panginoon na siya ay sampalataya na natanggapin. Sinabi ng banal na kasulatan, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isang tao. Isinugo ng Ama ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo naman ay binigyan niya ang kanyang buhay. Ang layunin ay upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa panahon ito, nagdaranas tayo ng isang mapanganib na salot. Hindi natin alam kung ano idudulot nito sa atin. Wala nang pinakamainam na aksyon na dapat natin gawin. Isiguro natin ang ating buhay sa piling ng Diyos. Kilalanin natin ang Panginoong Jesucristo na Panginoon ng ating buhay at maranasan natin ang kanyang hindi lamang pagliligtas patungo sa tinatawag nating pangwalang hanggang tirahan, kundi pagliligtas samantalang tayo ay nabubuhay dito sa lupa sa iba't ibang mga suliranin, iba't ibang mga salot na dumarating sa atin. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.